halo-halong maliliit na isdang tabang, mga kanayon, or dilis kung tawagin, at may mga kasamang maliliit na hipon or alamang. Yan. Nakapagluto na ako ng ganito noon, pero susubukan ko naman sa ibang paraan ng pagluluto ngayon. Pamilyar kayo dito sa isda pa lang, ayos na yan. Pero mas pasasarapin ko lang, gigisahin ko itong taba ng baboy sa sibuyas, bawang, at saka luya. Dadagdagan ko ng chicken cube saka paminta, saka yung patis para magkaroon ng kaunting lasa. Dito pa lang oh, pang-ulam na. Ginawa ko to dati, mga kanayon, binalot ko siya sa dahon ng saging. Pero dahil nga mahilig akong sumubok na iba't ibang ulam, babalutin ko naman siya ngayon sa dahon ng gabi. Ito yung kung tawagin ay pais sa dahon ng gabi. Yung dahon ng gabi na hugasan ko na, gagamitan ko ng dalawang dahon para hindi siya tumagos or mabutas. Dalawa. Tatlong scoop, pwede na siguro. Tutupi lang na ganyan. Uy. Tatalian ko lang nitong balat ng saging. Nakagawa ako ng 7 balot. Ilalatag ko lang siya sa kasirola na may tanglad. Kasi pag dito sa kahoy nagluluto, mahirap kontrolin yung apoy, baka masunog yung ilalim. At saka mas mainam na din to dahil sa halip na tubig na pangkaraniwan ang gagamitin ko, sasabawan ko siya ng gata para tamang-tama itong tanglad. Ayun oh. Yeah, medyo nasunog na nga yung gilid, malakas yung apoy doon. At ipapanghuli ko lang tong pakanggata, konti lang, kasi patutuyuan ko na siya hanggang sa magmantika, babawasan ko na yung apoy. Wari ko naman to'y luto na, ano? Nawala na yung gata, nagmantika na. Ito yung aking pais na dilis sa gabi at saka gata. Meron yung mga parting sunog, yung gilid, yung dumikit sa gilid. At may butas sa gitna kasi dito ko ilalagay yung aking sausawan. Yan. Patis, tubig, suka, paminta, sili, bawang, tsaka luya. Lang. Huwag natin patagalin ito. Maraming salamat ako po, Ama, sa patuloy na bayan pinagkakalob sa amin. Pagpalain ito at magbigay na lang sa aming pangatawan. In Jesus' name. Amen. Ay, talagang napapalunok ako ha. Sample, first bite. Diba? This. Hindi ka natin pang painit. Kain po mga kanayon! Manamis na miss yung lasa. Quality. Ayos siya. Pero parang mas maganda siguro kung may sabaw, mga kanayon. Masarap yung loob. Pero natuyuan ng gusto. Nagmantika. Dapat pala may kaunting sabaw naman para
may pahid-pahid dito sa kanin. Di balik, alam ko na sa susunod. Ayan, ito na lang ipapahid ko. Ayun pala. Dapat pala dito bibiyakin. Kasi yung katas niya at saka yung sabaw nasa loob. Sili. Nagkatas na yung kanin. Mamantika. At nangangamoy, sakap. Ayun o. Kahit pala, dinamihan ko pa na, dinagdagan ko na ng dahon nito. Kahalaing na din. Wala. Ayos. Pero dahil nagmantika nga, naumay ako ng kaunti sa gata. Ito, papahisan ko na lang ng mangga. Mamaya na lang muna ako magtutubig.